Pages, musika at mga kwento ng pag-ibig kasama si Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw kaagapay. Welcome po sa programang Pages. Ako po si Joe Cabrera Alabastro para sa isa na naman pong napakagandang kwentong pag-ibig na ating matutunghayan. At sa pagkakataong ito, tayo po ay binigyan ng oras ng mag-asawa po na very busy sa kanilang ministry. And we praise God na nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makadaupang palad ang mag-asawang Pastor Chico at Sister Mary Ann Peña. Sila po ang leaders, ang pastor ng Victory Alabang. Magandang araw po! Magandang araw, Miss Jo. Magandang araw din sa lahat dyan. Magandang araw po sa lahat mga kaagapay. May mga babatiin po ba kayo? Babatiin lang namin ang aming mga anak. At apo. At ang aming dalawang apo. Kung mamarapatin po ninyo. Sige po, pangalanan po natin isa-isa. Sige, hello to Joko and Gray at ang aming mga grandsons na si Juancho at saka si Jovan. Tapos ang aming daughter na si Nina at yung aming youngest bunsong son. Anak. Bunsong anak na si Julio. Wow. Ilang taon na po yung youngest nyo? He is 17 siya. 17 years old. Yeah. Okay. So, ang atin pong bisita ngayon ay tatlong dekada na po sila na happily married. Hindi po halata sa kanilang mga mukha. Nako, kitang-kita po kung paanong inalagaan ang bawat isa ang kanilang mga mukha at syempre yung kanilang appearance. Ayan. So, hindi lang yan ang pag-uusapan natin. Eh, babalikan po natin yung mga maraming taon na. No? Sana maalala pa ni Pastor Chico. Kaya pa. Paano at kailan po kayo nagkakilala? Ilang araw po ba ang ating programa para isa na isa yung aking pag-iibigan? Oo. Nagkakilala kami nung first year college, 1982. 16 years old. And part kami ng isang school organization under the guidance office. One time, second sem, nagkaroon kami ng gathering, meeting. Out of the blue, may isang one of us and one of the men, you know, just did something. Parang nagpasiklab o whatever. Pero yung talent niya. And syempre, hindi magpapatalo ang mga women. And so si Marianne was the one who acted out. Ewan lang natin, baka hindi makarelate yung ibang mga mas nakakabata. No? Dumali, pwede nila i-Google. Oo. Meron tayong nung araw na forecaster. Weather forecaster na si Amado Pineda. Ginagaya siya ng isang actress na si Tessie Tomas. Siya daw si Amanda Pineda in a Visayan accent. My wife is Cebuana. So she was able to copy. Galing. Galing talaga. Hi, Mary Ann! Uy, hi! Chico, right? I saw your performance last time. Gayang-gaya mo nga si Tessie Tomas eh. Grabe! Napawaw talaga ako. Salamat, Chico. Mary Ann, by the way, may lakad ka ba mamaya? Wala naman. Dito lang sa org, chika-chika, fellowship, ganun. Ah, nagmerienda ka na ba? Gusto mo bang kumain sa kantin? Tamang-tama yung aya mo ah. Tom Goods na rin ako eh. I'm just enjoying as na naalala ko, no? At talagang barkada po kami talaga dun sa organization na yon. So, in the beginning, yung sinasabi ni Chico na wow, syempre dapat lang dahil talaga naman. So, ako, one of the group. So, nag-enjoy lang po ako nung first time na nagkakilala talaga po kami. Because of that, you know, na-attract nga ako of the talent at first. Basta there's an unexplainable thing. Ano, yung parang, oh, eto na yun. Eh, back then, wala pa kami nung, you know, ipag-pray mo muna. Unlike now, that's what we impart, di ba? But we still believe, looking back and now relating, nirecount tong story na ito na, you know, it was God's grace. You know, it was God who orchestrated everything.
Rian. Ice cream, oh. Wow, naku. Tamang-tama naman tong alok mo. Eh, syempre. Gusto ko kasing malaman mo na ako ang tamang-tamang lalaki para sa'yo. Ang corny mo. Hoy, pero aminin mo. Natawa ka. Favorite mo rin pala ang ice cream, ano? Syempre. Nakaka-happy kasi, di ba? Oo nga eh. Parang ikaw, nakaka-happy ka. Ang lakas mo. Ano bang meron ngayon? Parang ibang ihip ng hangin. Masanay ka na. Ganto lang talaga ako. Pero hindi joke yun, ha? Well, dahil nilibre mo ako ng ice cream, maniniwala ako. Ilan kayong magkakapatid, Mary Ann? 4 kami magkakapatid. Puro babae. Oh, wow. May 2 akong ate na mas matapang pa sa mga lalaki. Tapos ako, then si Bunso. At dahil nga mga babae kami, ang training sa amin ng tatay ko, kahit gawain pang lalaki, kayang-kaya namin gawin. Pukpok ng kisame, pagkukumpuni ng mga gamit sa bahay, name it. Kayang-kaya namin yung gawin. Aba, ang husay naman. Kaya talagang hangang-hanga ako sa'yo, Mary Ann eh. Uy, baka maniwala ako niyan ha. From then on, yan. Alam niyo na yung susunod. Ayun na, sinundan-sundan ko na siya. And yung hiyahatid, pinipilit, she has many friends because she is really very friendly. Ako yung nag-effort talaga to be able to be with her. And good thing, you know, that she was open to my kakulitan. Ano pong course ninyo? BS Psychology si Mary Ann, and then I took up BS Chem. Hindi, Commerce. Hindi Commerce. Commerce, major in management. That was a SEM break. So, yun, antimano. Talagang sa akin, I considered that already. Kasi, so good! Again, yung sa akin, sugod lang ako ng sugod. So, kaya ano, magkakilala, sabi ko, eto na to. siya na yun. Hello, Mary Ann. Hi, Chico. Ang ganda-ganda talaga ng crush ko. Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka. Kumusta naman dyan? Okay naman. May tatanong sana ako eh. Ay, pogi ni Chico. Hep, hep. Huwag mo akong titignan ng ganyan. Baka matunaw ako. Mary Ann! Kalma ha, kalma. Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Teka, di ba ikaw yung may itatanong? Oo, eh baka lang ka ako, may sagot ka na sa tanong ko. Ganun ba? Eh syempre, depende yan sa tanong. Ang tanong, eh ready ka na ba? Ready saan? Gusto kasi kita. Gusto niya ako? Gusto kasi talaga kitang makilala. Ah! Hindi lang bilang isang kaibigan. Higit pa doon. Actually... Actually? Actually ano? Gusto kitang ligawan. Uy, ayan na! Mary Ann! Sagot! Niligawan ka na ni Chico. Ano sasabihin ko? Teka. Kalma. Kalma, kalma. Kalma tayo. Oo ba? Wala ko dyan. Nililigaw ka na? Go! Hindi naman ako nagmamadali. Actually, I'm willing to talk sa parents mo at sa mga relatives mo kung gugustuhin mo din. Salamat, Chico. Wala nang iba pang hahanapin. Basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Hindi ka ba kinabahan? Nung umpisa po, very, because I have to tell you this, very strict po ang father ko kasi 4 po kaming mga babae. So yun, na-appreciate ko kasi po kay Chico yung he's a very old soul. Yung ano nga, conservative. Old soul?
Oo, yung gusto niya na, ayaw niya po yung minamadali ang mga bagay-bagay. Talagang gusto niya ako makilala, gusto niyang malaman sino yung mga kapatid ko, saan kami nakatira and all. So, naglakas loob ka, Pastor Chico. 16 years old, pumunta ka sa bahay. Yes. Ba, panawagan sa mga 16? Ang feeling kasi ng mga 16 nung araw, parang kala mo, ang tanda mo. Oh, parang 25 ka na eh. Feeling. Kasi sa totoo lang, kahit yung lolo ko noon, he was 12 years old when he was a teacher in Ilocos. Yun eh, 16, paano feeling mo? Ang tanda mo na. Pero we look at anak namin ngayon ng bunso. 17, di ba? O 17 pa lang. Basta sa akin, hinarap ko lang yung father niya. Mm-hmm. Nanginginig, di naman ako kulokoy na haharapin ko yung tatay mo. Ay, hindi naman ako. Okay. May respeto ako sa family, mm-hmm. sa father niya. Mm-hmm. How about ang mother? Ay. Oh, ang bait ng mother mom, niya. Wow. Si mama, sige. Indescribable, loving, submissive, supportive wife to my dad and nurturing to us as a mother. So, balance talaga sila ni Papa. So, I really appreciate that growing up. Yung picture ng ganong marriage. Siguro, I think yun yung nag-instill din sa akin kaya now looking back. Na. Ito pa ang context kasi very passionate ako about things. So pag meron akong tinutukan, I really stick to it. Dear Mary Ann, I love you, I love you, I love you. Shucks! Grabe naman itong sulat, tad-tad ng I love you. Ay, Mary Ann, paano hindi ka naman may in love kay Chico? Gwapo, makata, very sweet, matangkad, gentleman. Ay, inasa kanya na ang lahat. Lord, love ko na po talaga si Chico. Kapag kapiling ka, sinta, ewan ko, bakit pa ganyan? I was brought up na talagang just be focused and look the good of every person. And then when you see that, you appreciate that. Siguro kung babalikan po, 16 was too young, yes. Mm-hmm. But again, tama, sususugan ko yung sinabi ni Chico, nag-grasya yun ng Panginoon na I am not also aware. Dahil siya naman ang purpose niya ay hanggang-hanggang nabubuhay ka. Para sa akin, hanggang ngayon din naman po, during the time, Chico was a cut above the rest. Wow. Yung seryoso talaga siya na when pag namimigay siya ng bulaklak, ang sarap, masarap po siya magsulat eh, dahil he's a quiet person. Yung parang damang-dama mo yung sinasabi ng tao. So I think that made me really consider na this man is something that I can keep for the rest of my life. So 16 kayo nagsimula as boyfriend and girlfriend. Ilang taon kayo bago nag-decide na magpakasal and what made you decide na magtuloy na sa forever? 1988 na kami kinasal, 22 years old ano. Parang we just want to go from here and then there. Mm-hmm. Let's go there without really properly preparing. So what marriage is about. Oh, so that was kung may babalikan kami, I'm sure yun yung may aayusin talaga namin na mas prepared more. Oh. But then we can always say, lagi nating pwedeng sabihin, may grace naman si God, totoo yan. Pero we have to do our part as well. Asan yung faith action natin doon? Mm. Eh noon, walang faith action. Puro feet action. Yung lakad ng paa, yung, sige, go lang tayo. Oo. Sinasabi palagi ng papa ko, pwede na kayo mag-asawa, kami daw ang apat, kung dalawang bagay lang. Isa, nagtapos ka na ng pag-aaral at nakikita ko ang iyong diploma. Pangalawa, may trabaho ka na at nagbabayad ka ng buwis. So nag-stick po sa akin yun. Kaya 2 years after that, na-bless din po naman ako kaagad na nakapagtrabaho po ako sa isang international airline company. I was an international flight attendant. So feeling ko, sapat na ang kinikita ko at ito na po ang diploma na ibinigay ko sa tatay ko. So, yun. Kumusta naman po yung first few years of your marriage? Sabi niyo po, kung may babalikan kayo na kailangan paghandaan, eto yun. Kwento niyo nga po sa amin ano yung mga challenge ninyo. First 2 years, kasi nga isa, hindi na paghandaan yung living and cleaving. Ano? Love,
Pasensya ka na ha. Dito muna tayo tutuloy sa amin. Para makapag-ipon-ipon pa tayo. Wala namang problema, Chico. Nagsisimula pa lang naman tayo eh. In time, makakaipon din tayo. Yes, Mary Ann. Pangako, bubukod tayo. Alam kong mahirap makisama, pero alam kong kakayanin natin. Oo naman. Basta magkasama tayo. Lumabas na sa bibig ko, sinabi ko, hindi, dito tayo sa bahay. Kasi si papa ko na lang natira noon eh. I mean, yung nanay ko kasi passed away na ng 1986. So, naging automatic sa akin. So, ibig sabihin, nagde-decide ako noon for us na walang pagkukonsulta sa kanya. So, that's already an X. First X. Deciding without consulting the wife. So, that's already an X. First X. Deciding without consulting the wife. Mm-mm. 2 years niyang tiniis na nandun kami sa bahay nakasama yung father. So, ano eh, wala ni mother ko. So, iisa lang nga ang reyna, pero may isa pang hari. Dalawang kings. Oo, na wala akong masyadong say. So, yeah. Yun yung struggle. Mm-mm. Tapos naging flight stewardess ako. So, alam mo yon, I'm also enjoying my time. At the same time, you are also beginning to understand what marriage is about. Eh, ang hirap po sa akin, now you see me, now you don't. Imbis na magkakilanlan pa kami sa isang bahay na nakikitira kami, nangyayari, minsan nagtatalo pa kami kasi individuality, differences. Sila po kasi they were brought up, every Sunday you have to go to the Lola's house. Eh, what about my family? Uh-oh. Eh, during that time po, malapit na mag-migrate yung parents ko to America. Uh-oh. So, yung ganong differences, but you are husband and wife. So, paano nyo ngayon yun aayusin? Yun yung mga first few years namin. One day, meron na pala siya nakitang ibang bahay na ano, lilipata namin. Oh. That was the solution. Mm-mm. To get out para kami na lang mag-solo. After 2 years yun, Miss Jo. So, inside that 2 years, talagang ang dami naming inayos. Iyakan kami ni Chico. Pag medyo bata ka pa and you enter marriage, as hindi mo na paghandaan emotionally, financially, physically, spiritually, talagang inside the marriage, ito po yung sinasabi na ang dala kong backpack, puro hollow blocks. Mm-mm. Kasi sana, nung dalaga ako, iniwan ko na yung ibang hollow blocks na hindi ko dapat dinala inside the marriage. Kaya ang hirap umusad, mabigat. Mm-hmm. Doon mo yon ina-offload inside the marriage, may isa pang tao na kasama ka. Mm-hmm. So yun po yung sinasabi namin na gusto sana naming balikan, it could have been corrected prior to entering. Mm-hmm. And one way to do that, yung ministry po ninyo no, sa couples na yung example po ninyo ay nagiging aral sa mga nag-decide na rin na mag-settle down. Nung season na yon, hindi rin namin alam na papasok na kami sa ministry. Pero yun yung lagi kaming finances eh. Hindi naman siya all the way. Pero pinagdadasal ko palagi, sana mag-resign ka na. Sakit ng paa ko. Love, what if mag-resign ka na? Ano, Chico? Resign? Oo. I mean, ito ay tanong lang naman. Gusto ko lang na may magagabay sa mga bata habang lumalaki sila. Chico naman, pagod ako. Huwag mo akong simulan. Ang tagal-tagal ko na sa trabaho, maayos ako. Tapos sasabihin mo, mag-resign? Okay, okay. Ang sa akin lang naman, gusto ko lang na maging maayos ang mga bata na nakikita ka nila. Paano ang bills? Paano mga gastusin sa bata? Paano na tayo? I know, love, na mahirap. Pero gusto ko sana na masubaybayan mo ang mga bata habang lumalaki sila. Pag-iisipan ko, Chico. Pag-iisipan ko. Sa ngayon, hindi muna. And nagsubok kami magtayo ng business. Nangyari naman for 4.5 years. Doon din yung kami nakakilala sa Panginoon doon sa coffee shop namin na yun. But then,
God took out yung ano yung idol namin, yeah, which is yung pera. Kasi nga yung lifestyle namin, pinipilit namin maging ganito, eh hindi naman pala ganun ang gusto mangyari sa amin ni Lord. Not that ayaw niya kaming mabless, pero hindi sa ganung paraan. Right. So 2004 yun, pinagbubuntis na si Julio. Nape-pressure na kami noon, and then we prayed, quote-unquote, a dangerous prayer. Sabi namin, Lord, kung hindi mo ito kaloob, alisin mo na tong negosyo na to. And so, answered prayer kagad kami kinabukasan. Nawala talaga sin. So, ang answered prayer for them at for us is kukunin na lang nila ulit yung business. Wala ka na kaming kabuhayan. No job, a small baby, no nothing. Oo. Kaya dun nag-umpisa yung amin, yes, talagang yung faith journey namin. Alam mo yung pag sinasabi, ikaw pagka dumadaan ka lang sa ano, kapit ka talaga kay Lord. Close pero, kayo ni Lord, may kailangan ka. Pero talagang God assured us at that time na I will see you through. Mm-hmm. But it was, hindi siya naging madaling season. To almost 3 years. Oh, drought talaga. Tapos nagmo-mortgage po kami ng bahay. Siyempre may binabayaran kaming property, di ba po? May kotse pa kami noon. Kailangan mong gasolinahan. Wala rin kaming sinasabihan. Wala kaming sinabihan. Wala kaming pinagkikwentuhan. May prayer partner lang. Mm-hmm. Hindi namin dinidetalye kasi ayaw namin ma-burden ang mga tao. Mm-hmm. Ngayon na nakakilala na kami sa iyo, Panginoon, noon, turuan mo kami kung paano kami mag-solely rely on you. Nandun po kami sa faith building talaga. So, kung ano nga yung ipinagdarasal mo, talagang ang Panginoon na may tutulungan ka. Yun pa yung time na nagre-recall sila at tinatawagan nila ako na ano, balik ka na, purser ka na, meaning I'll get the highest position. Kasi maganda din po, hindi naman sa pag-ano yung record ko when I resigned eh. Wala po kasi akong passenger complaint. So parang I will qualify if I decide to go back. Parang reinstated lang ako no questions asked. Kasi I resigned eh, hindi naman ako na-retrenched. So alam nyo yun, yung mga temptation na easy way out yun eh. E paano yun? I have a small child. We're entering a ministry. Tapos parang i-head on ko yung kaloob ng Diyos sa akin. Parang hirap naman yata nun. Anong next sa amin? Diba? Kasi nga, wala na kaming ibang alam gawin. Mm-hmm. Ako nag-resign na rin sa office, nag-resign na rin sa work, pursue the business, hindi nag-work. Ate Jo, diba nag-mortgage pa kami? Siyempre tumatawag na yung banko. Ilang months na kami hindi nakaka-mortgage. Nasa push na talaga ang lahat. Evacuate nyo na yan bago pa yan mailit. Isang maliit na bata na bunso, kailangan ng gatas kada 3 araw. May 2 pumapasok na high school na promissory note na rin kami sa eskwelahan. Si Chico naghahanap ng trabaho pero hindi alam kung may panggasolina. Nandun po kami sa phase na yan for 3 consecutive years. May tinubuan ako ng malaking ringworm noon eh. Yeah. Sa stress. Out of stress. Yeah. Grabe. Imbis na magdiskusyonan kami, we turned it into prayers always. Gumigising kami, sobrang madaling araw. Umiiyak kami sa Panginoon. We turned that daily consistently. Yung sinasabi nila na you cry out to God, talagang literal we cried out. Up until na naman, we still cry out for being grateful na naranasan talaga namin lahat yun. Amen. Grabe, pinapakinggan ko pa lang yung dinaraanan ninyo bilang ako naman ay may family din. Talagang nararamdaman ko yung hirap na maitawid yung family. But praise God, it was really Him na tumulong po sa inyo at nagtawid po sa inyo. Miss Jo, wait, gusto mo bang tanungin kung ano nangyari dun sa bahay na maiilit? Sige nga, ano bong nangyari? Para maka-encourage tayo ng mga nakikinig din sa atin. Oo, marami na rin kasi mga maiilit ang kanilang mga bahay. Opo. Ano bang nangyari po? Okay, so ginawa po namin, nag-print kami ng flyer, nag-decide kami ni Chico na ibenta ang bahay the year before pa, yan. 1 week before po na maiilit yung bahay, may kumakatok sa bahay namin, yung kapitbahay namin na 2 houses away. Mm-hmm. Na isang doktor. Tapos sabi niya, aba, Chico, Mary Ann, hindi ko alam, sabi ng nanay ko, binibenta mo pala ang bahay mo. Tagal na natin magkapitbahay. Ang sabi po niya, ito bang pwede kong pakiusap? Dadaunan ko na lang kayo. So sabi niya, pero pwede bang palipatin niyo ako sa katapusan kasi wala akong malilipatan. At yung pera po na pinakiusap niya na pang down ay sobra pa para ibayad dun sa bangko na maiilit ang bahay. Kaya po ang nangyari, umalis kami, may yung sobra na kasali sa pang-down,
dinaw namin sa nilipatan naming bahay dahil lang usapan namin, tatanggapin ko ang bayad, pero lilipat siya sa bahay namin. So all is well because of the grace of God. Amen. So yun po ang nangyari. Maski yung bangko po nakanganga sa nangyari dahil wala daw po sa history nila ang nakabayad ng kasya utang na maiilit na ang bahay. Kaya naging testimony pa, naging kaibigan namin yung mga law firm dun sa bank, mga manager. So ganun, nari-ripple effect. Praise God, ano, yung dati na major concern ninyo mag-asawa, lagi kayong nagtatalo sa pera. Pera din pala ang ginamit ng Panginoon para pagtibayin yung inyong relasyon. Yung how you manage your money ay naging susi kung paanong pinakita ng Diyos na siya ang Diyos Ama na nagpo-provide sa family. Amen. So maraming salamat po. Grabe yung pagtawid na yon. And sabi nga ni Pastor Chico kanina, and the rest was history. Yeah. And ang ano naman ni Lord sa atin is gusto niya tayong i-bless to be a blessing. Praise God. Thank you po. Thank you so much sa napaka ano heartwarming, parang mala roller coaster ride na journey po ninyo sa ating Panginoon. Pero above all, yung kanyang pagsama po eh, talagang nakita po namin sa inyong buhay. At meron po tayong tradition dito sa Pages eh, bago po mag-end yung ating program. Ay hinihingan ko po ng message ang bawat isa. Sa isa't isa, ano po ang message ninyo for each other? Ano pong tawagan ninyo ba? Ako, love. Love, Gcash na lang after 34 years. Yare! Bryce, tandaan mo yan na mag-agree sa akin si Miss Jo. After 34 years, Gcash na lang. Pero ang tanong, kaya aabot ba sa limit ng Gcash yung gusto mo? May limit ng Gcash eh, no? Pero yung pagmamahal mo sa akin. Ang pagmamahal ko siya, walang limit. Yan naman! Boom! Sige po. Okay, message ninyo for each other. Woo! Mauna ka na. Okay. Eh, talagang ganun. Ah, sige. Ang message ko sa'yo, love, sobra akong lost for words for, you know, being grateful to God na talagang from the very beginning, kahit sinasabi natin na huwag tularan, 16 years old, umibig. Pero kaloob niya talaga yan at binibless kita with more of God's goodness in your life kasi mahirap maging leader ng isang pamilya. More so, diba, direction kung saan pupunta. Pero I want you to know that one of life's greatest blessing to me besides our children is your love for God and your love for me. Wow. So for that, I want to honor you. I love you. And to many, many more years under the Lordship of Christ. Yeah. I love you, darling. Gcash, ha? Pabalik pa rin ako sa Gcash. Ika-copy-paste ko na lang. Ba't parang naiiyak ka? Hindi ako naiiyak. Ang init eh. Pinapawisan ako. Okay lang, that's what tears are. Ay, nako. Eh, ako naman, well, this is the problem. No? I'm a man of few words, but I'll try to, ano, no? So, I'm thankful, I'm grateful, and really, truly blessed, you know, to have you as a, not only to have you, but God gave you as a gift to me. Kaloob talaga ng Panginoon to. Even from that time, I still clearly remember yung office ng guidance office niyan. So cramped place, but you literally stood out. And God showed me already at the time, I believe, na she is going to be not only the woman of your dreams, pero the woman whom you will be with for the rest of your life, you know. And thank you. I thank God that tuwing umaga, gigising talaga ako. After I thank Him, you know, for another day and for being a great father to us, I thank Him for you. You know, such a wonderful wife, a wonderful mother to our children. I am blessed, truly, you know, and it's beyond words as well. Praise God. And thank you also for being a great doodads grandfather to our office. Grabe. So yun. Yay! Thank you so much. Thank you. Pastor Chico and Sister Mary Ann. Thank you. Maraming very salamat. Much. Kami mag-thank you. Pagpalain po ang inyong pagsasama at kayo po ay isang pagpapala, di lamang po sa inyong family, di lamang po sa inyong church, kundi maging po sa aming family po dito sa 702 DJAS. God bless you po. God bless God you. Bless thank you. You very God much. God bless you. Thank you.
Napakinggan po ninyo ang kwentong pag-ibig ng mag-asawang Peña at nagpapasalamat tayo syempre sa mga nagbigay buhay sa kanilang love story sina Abse Di Ferrer at Arwel Mendoza. At maraming salamat din kay Brian De La Cruz for coordinating the interview. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at ito po ang Pages. God bless you and have a great day.